Yan, ay patingin po ng support emblem ni Sir Rapa. Sige, go, pakita ko yung emblem ko Sir Rapa, guys. Ayan! Yan yung emblem natin kay Rapaella. Ayan, okay na ba? Yan, nalaki dyan, Lester Park. Kaya kila Eka na nanonood pa din hanggang ngayon. Legit? Mm. Tara, mamaya naman. Yan, Mosh, may BM po ako sa inyo ni War. Sige, Madam Kathleen Don. I-check natin yung later after ng ating stream. Yan, shout out kay Kurt Mendoza. Ay, hindi makita. Sabi ni Madam Autumn Cruz. Ito yung ano ko kay Rapaella, yung aking emblem. Yan, screenshot nyo na, guys. Screenshot nyo na yan. You have 5 seconds to screenshot. 1. Ano, GG na? Yan, GG na. Later na lang ulit. Yan, i-screenshot nyo na. And also, ito yung item ko kay Rapaella. Yan, ayusin natin, guys, ha. Ito. Kaso ano eh, hindi. Sabihin natin ito na lang versus physical. And guys, ay, hindi na, guys. Ito, ayusin ko. Ito yung item ko kay Rapa. Mamaya naman daw uli. Out na daw kayo. Ito, wait. Sabi. Yan. Ay, ito, nag-out na nga. Sige, and sige. Then, versus physical yan, ha. Sa susunod na. Eh, syempre, kailangan pa rin ng Oracle. Like itong ano, itong Durance, ano lang to. Thank you sa mga nanood, tsaka sa mga nagsend. Durance. Itong last item, nice ano yan? Nice nakalaro natin, guys. Ano siya, depende siya. Depende kung kailangan nyo ba ng Durance or hindi. Pag kailangan ng Durance, ano nyo yung Durance, it's either i... Ang hirap kasi ipasok ng Durance, eh. Mas maganda kasi, ang kaya ginagawa, mas gusto ko mag-tank Rapaella para may isa pa kayong mage na pwede mag-Durance. Tapos pure tank ka na lang para marot ka. Ito siguro ano, yan immortality. Nice game, guys. Yan. Versus physical yan ha. Pag versus ano naman, versus magic, kunwari dalawa yung magic ng kalaban, may mage support, like Parsa, then side lane nila, magic din, like Esmeralda, Harit, or kung sino man, or Chang'e, yan. Palitan natin ito, boost natin laging demon shoes na. Kasi wala tayong ano sa Rapaella. Yan, then as usual, Billian, then Oracle. Oracle, mas pinipili ko yung Oracle kaysa Athena sa for the cooldown reduction. Yeah, for the cooldown reduction tayo, guys. Then, brute force. Yeah, bet ko brute force kay Rapaella is either brute force or mag-dominance ka for another cooldown. And then, yung huli, ito, alternative lang din tong ano, endurance. Depende pa din yan. Hindi yan literal na last item, ha. Nakalagay lang yan dyan. It's either kung kailangan na kailangan nyo, may kalaban kayong ano, Estes, lagay mo sa second item endurance. Kung may mga kalaban mo kayong Harit S, may lagay mo sa mga pangatlo, yan, mag-ano ka muna. Ganyan. Okay na. Sa Parsa, last na to guys, ha, then mag-out na tayo. Sa Parsa, emblem ko kay Parsa, ito. Wait lang, saan ba yan? Kahit ano kasi inaano ko dun eh. Ito, Parsa. Ayan, Parsa, movement speed. Kahit sa yung may passive na si Parsa, iba pa din yung movement speed na yan kasi mahilig akong ano, umikot-ikot lagi. So, kahit mabilis si Parsa, mas mabilis, kumbaga. Mas makabilis makabalik sa side, makarotate sa side lane, makagank. And then, mabilis din makabalik sa mid lane para mag-clear. And Magic Pen, for me, Magic Pen kasi talaga. Mas malakas kasi sa early to Magic Pen. Itong Magic Power, parang, you know, pang late game, pag naka-ano ka, holy, something like Holy Crystal, ganon. Eh, gusto ko kasi early pa lang, masakit na. Ito early to late game. Ito for late game tong Magic Power. Goods din tong Magic Lifestyle for me, ha. Pero, mas trip ko damage. And then, discount. Kaya, alam niyo, itong emblem na itong partner nito, yung build ko kay Parsa, ilang baguhin ko na. Ito, ayusin ko. Ito, yung movement speed mo, cooldown. Cooldown is life. Kasi pag mabilis ang cooldown mo, mabilis ang cooldown ng ano mo, ng passive mo. Pag mabilis ang passive mo, ayan, mabilis ka umikot sa mapa. Mabilis ka rin makaposition. Ayan, kaya yan ang build ko. So, it's either, yung third item, it's either necklace of Durance, yan na. It's either, third item to lagi, ah, third item to. Kung meron silang Esme, Parsa, Tamus, or basta kung ano, kung tingin yung ano, kailangan nyo ng Durance, third item, pero pag wala naman, pag wala kang kailangan i-Durance, let's go for Holy Crystal. Let's go for Holy Crystal, okay? And then, yan, I usually, fourth item ko, I usually go for Divine Glaive na.
Yan, Divine Glaive na ako. Then, something like Winter Truncheon na for defensive. Tapos, kung tingin mo medyo dense ka sa ano, medyo wali ka sa Winter Truncheon, go for ano na lang. Go for Immortality kasi mas safe to. Mas safe to Immortality for me. Mas, kumbaga, mas consistent yan. Mas, di mo na kailangan pindutin, ganyan, or what. Pero for me talaga, Winter Truncheon, kasi magandang i-partner yung Winter Truncheon for, kunwari, cooldown yung Flicker mo, Winter Beat, Winter Flicker, then passive, yung mga ganon. Pag ano kasi, pag Immortality kasi, pwede kang maabangan, you know. Basta yung ano, it's either Holy Crystal or, ipakailangan ng ano naman, kunwari, kailangan nyo talaga ng Durance, iganto nyo. Gets? Tapos, pag may kalaban naman kayong Estes, pagkalaban kayong Estes, syempre, kailangan nyo agad i-second item in Durance. Kasi nga, kailangan nyo agad ng ano doon, level 4 bakbakan, lugi kayo sa Estes, pag wala kayong Durance. Bili na lang kayo ng dalawang magic necklace para hindi kayo mawala ng mana since naka-discount kayo. And then, magagamit nyo na may magic necklace para buuin yung ano, yung talisman. 300 IQ, okay? Hindi ko na kailangan explain pa yan. Ay, itong build na to guys ha, itong build na to, be sure na pag magpaparsa kayo na ganito ang gamit yung build, be sure na walang kalabang Natalia. Ayun lang ang pinaka number one hero na ayokong kalaban pag ganito build ko, Natalia. Okay? Never ever use this set of emblem and item. Pag may kalabang kayong Natalia, legit, Diyos ko po, gagawin kayong punching bag nun. Siguro kung may ano kayo, kung may kalabang kayong Natalia, ito ang gamitin nyo, yung second item. And then, yung boots, paltan nyo ng, yan, warrior boots, then, buy kayo ng, yung usually, kinapang counter build nila, yung tago 1.1, kaya nang tawag doon? Huh? Yung pang, Dreadnought. Yan, yung Dreadnought, yan, popular yung bumili ng Clock of Destiny, buo kayo ng Dreadnought, ganyan. Tapos, tsaka kayo bumuo pa ng more offensive, okay? Pero pag wala namang Natalia, ito ako. Alam nyo, perfect build to for me. Kasi diba, ano, last patch, before magkaroon ng patch, iba, goods pa yung cooldown, so hindi mo kailangan ng cooldown reduction masyado kay Parsa. Kaso, nung tinaasan nga yung ano niya, yung SS niya, kailangan mo talaga ng, ano, ng cooldown reduction, super importante. And nakita ko din, super effective talaga, not just because of the ultimate na mas pinataas yung cooldown, but because yung passive talaga, legit, ako mas bet yung gandong cooldown hindi para sa SS niyang matagal, kung hindi para sa ano niya, sa passive niya, legit, lalo na sa early to mid game, ang bilis mo umikot sa mapa, mami, legit, ang bilis. Para kang si Flash. Magulat sila nasa top, alo, Parsa ni Mom, siya nasa top na. Galing ha. Ganun, mga ganun reaction ng kalaban niyo. Kasi, ang maganda pa dito, since na nerf yung blue buff, nawala si Ling, yan, number one pa na ano yan, number one haliparot yan kay ano, kay Parsa. Since nawala si Ling, Goods lang na wala ka masyadong defensive ng Clock of Destiny, di ba? Goods lang na mag-build ka ng walang HP item na magic, di ba? Since ay isa pa sa magandang reason yung kung bakit nagustuhan ko to is wala nang Ling. Before, Diyos ko po, ang daming nag-link, super, di ba? Pero ingat lang kayo pag ganito item niyo sa mga ano ngayon, sa mga Claude. Di ba wala na masyadong nagla-lance din? Ayan, di ba nawala yung mga masyadong assassin? So, you know, safe tayo sa mga ganitong eksena. Pero syempre, number one pa din role dito is your positioning pa din talaga. Pati yung paggamit mo ng ano ng passive. Kasi pag mga magagaling na yung nakakalaban mo, tas Parsa ka, pag alam nilang nag-passive ka, dun ka ma-abuse legit. Lalo na pag wala kang Flicker. Kaya ako talaga, ano, yung timing ng paggamit mo ng passive mo, be sure na hindi mo siya lagi pinang-in. Kasi pag pinang-in mo yun, nakita nilang, ay, galing lang yun sa passive, tapos nag-SS ka, hulihin ka nila, wala ka nang pang-out. Kaya ako, hindi ako nag-flameshot dito kasi para sa akin talaga maganda ang Flicker. Dahil ang Flicker talaga is parang alternative siya for another escapee. Para pwede mo pang offensive yung ano mo, yung passive mo. So, I think that's all, guys. So, susunod na yung ibang hero, okay? Build niyo po kay Estes, yan. So, dahil parang nanood sa atas, chikahan natin yun. So, I think that will be all for tonight, guys. So, baka mag-live pa tayo ulit later. Yan, abangan niyo yan. Ayoko mag-promise. Dahil nag-promise ako kahapon, di kami nakapag-live nung kinagabihan. So, thank you so much sa mga nanood, guys. Sana may natutunan kayo. Sana nag-enjoy kayo. Yan, sa kalokohan ni Wais. Sayo, okay, kayo. Abangan kayo sa Bigoy Spam. Yan, sa mga nag-share ng live. Thank you so much. And,
Tsaka sa mga nagsend ng stars, nabigay na. Baho! Ang baho! Baho dami naman. Dami explain ni Professor, eh. Nabigay. Bawal yan sa class, Lord. Ang baho nung dinigay ko doon, ha? So, I think, thank you so much, guys. Yan, maganda yan. Magandang magtakal yata tayo kung meta ba si ganito. Yung ano masasabi mo sa mga gantong hero. Siguro, ano yan, in another live na yan, yung hindi tayo maglalaro, mag-uusap-usap lang tayo. Yan, kumbaga, Coach Oh My Venus, ganun. So, thank you so much, guys. Sila, mag-run up tayo ng i-read.